Hello guys, welcome back to my channel, Nib TV. Sa ngayon ay may isishare ako sa inyong konting tips kung paano ayusin ang mga display segments dito kapag may mga missing na mga lines. So ganito guys, papakita ko sa inyo kung ano yung sinasabi. Yan guys oh. Kung napapansin nyo, may mga missing segments. Yan, ganyan. Minsan, kapag 1, diretso lang, syempre, isang guwit. Yan, pati ngayon sa 1, nawawalan. So, bali ang gagawin natin, guys, ayusin natin para manumbalik sa dati niya yung buong segments niya. Buo yung mga display. Okay, guys. Wag na natin patagalin to. Ituturo ko lang sa inyo kung paano ang pagre-repair kapag nagkaroon kayo ng ganitong problema sa inyong mga tester o kaya sa mga calculator nyo pag nagkaroon ng ganyan. So, ito guys, tuturo ko na sa inyo. I-open natin muna ito. Madali lang naman ayusin to. Ang kailanganin lang natin dito ay alcohol at saka panglinis. Kung meron kayong bulak, pwede rin. Pero ang gagamitin natin ngayon dito ay Johnson's Bars lang. So, bubuksan natin muna ito para makita natin yung loob niya. So, buksan natin. Ito nga pala ay isang mumurahing digital multimeter. Ginagamit ko lang to pag sa mga pambara-bara na mga pagtitesting, alimbawa sa mga outlet lang at saka sa mga batteries. Pero meron akong dalawang klase pang multitester na ginagamit ko talaga kapag nagre-repair ako ng mga TV or mga electronics. Kasi digital yung isa analog. Eto, digital din ito pero tulad na sinabi ko, mumuray lang ito. Pwede nyo mabili ito sa raon ng siguro mga 200 pesos lang ito o 250 kung di ako nakakamali. Pwede naman siya magamit sa mga pagtitesting ng mga outlet, mga batteries, ganyan. Minsan sa mga electronic projects, pwede rin siya. Okay naman mga readings niya, accurate naman. Kasi ngayon, sa panahon ngayon, marami lumalabas na multimeter. Kahit na mumurahin, pero nagagampanan niya yung trabaho niya na mga pagtitesting. So, umpisa na natin to. Ito kanyang battery. So, alisin muna natin yung battery para hindi siya pabitin-bitin pag binabalik-baliktad natin. Okay. Ito, nakikita nyo yung kulay puti na to. Yan ang LCD screen niya. So, kailangan maangat natin kasi lilinisin lang naman natin ang kanya. Tanggalin natin yung mga tornilyo. Meron pa.
Tapos, meron pa din dito pala. Ayun, pwede na. Pero luwagan na lang natin. Na-repair na rin ito, kaya may resistor sa dyan. Ayan. Meron pa ba? Ayan, mga bearing ng ano, ilog. Ayan. So itong LCD niya, nakabali nakaipit lang siya, no? Kailangan maangat natin ito. Ayan. Angat natin. Iingatan lang natin itong LCD screen niya. Ayan. So, bali yan ang dumidiin dito sa kuan. Yan ang lilinisin natin. Ito. Okay. So, ito, kung napapansin nyo, ito, yan naman sa, yan naman, connection niya dyan, yung connection niya dito sa LCD. Bali ito, pag dumidikit sa dyan, kakaroon siya ng contact. Kaya kakaroon siya ng reading. So, lilinisin lang natin to sa mga contact points niya dyan. Ito, pwede na rin natin linisin to habang nakabukas na rin. So, kukunin natin itong bulak natin at gamit tayo ng alcohol. Salin lang natin muna rito. Ganyan. Tapos basain lang natin ng alcohol. Linis-linisin lang natin to. Ayan. Kasi minsan madumi lang ang mga contact lang, kaya yung ibang lines sa display niya, sa segment niya, nagkakaroon ng blank, parang may missing. So linis-linis lang natin. Ayan. Parang sa mga remote control, kung meron kayong remote control sa mga TV nyo, ganon din minsan pag pinipindot nyo tapos parang ayaw ka agad sumunod, parang ibig sabihin parang may nadikit, sticky. Ganon lang guys, buksan nyo lang ang remote control nyo tapos linisin nyo lang mga contacts sa loob. Ganon din yan, tapos babalik na sa normal yung remote control nyo. So ganyan, konting linis. Linisin na rin natin itong ito. Ito, narito na tayo. Nabuksan na natin. So, ano na rin natin yung contacts. Masahin lang natin ng alcohol. Ayan. Ayan o, pagtitingnan nyo, medyo nag-itim-itim na yung bulak natin. Tapos, pag nalinis natin to guys, patuyuin lang natin. Tapos ito naman guys, linisin din natin to. Kasi dito rin sumasayad yung ano eh, yung doon sa kuan. Kaya, yung ganyan niya, linisin natin.
para clear din sa LCD niya. Lalo na dito yung dumidikit sa salamin. Pwede natin itong tanggalin. Linisin natin dito. Tuyuin lang natin to. Para mas maganda, wag niyo nang iwasan, niyo lang hawakan niyo dito para hindi magkaroon ng mga mancha-mancha ng kamay. So patuyuin lang natin to, guys. Para pag ibinalik natin, to linisin din natin to kasi parang dito yung pinaka ano niya, carbon. Yung dumidikit doon sa LCD screen niya. Yan. Linis-linis lang. Okay. Yan. Tapos patuyuin lang natin. Okay. Yan, patuyuin lang natin. Tapos pagtuyo na, i-assemble natin uli. So, pause ko muna to, guys. Babalik ta. Papakita ko na sa inyo mamaya kapag i-assemble na natin, guys. So, medyo natuyo na siya, no? Balik lang natin uli sa pesto niya kaganina. Ayan. Ayan, ganyan. Okay. Dito na lang. Iipitin na lang natin siya para mas madali. Dito naman siya nakaipit, eh. Yan. Tapos yung ito yung lock nya, pero unahin muna natin to, eh. Yan, dito na natin ilagay, unahin muna natin ito. So ganito sya, no? Unahin muna natin, ibalik yung itong LCD screen. Yan, pwesto muna natin siya. Tapos ilagay natin ito. Ayan. Tapos itong lock. Ayan. Tapos ilagay muna natin yung dalawang bulitas. Yung pag pinipiit nyo, tumutunog. Ito siya, nagpapadulas. Ayan, yung bilog na bulitas. Isa rito sa baba. Tapos, balik natin ang takip. Ayan. Salpak lang natin ulit sa dati. Okay. Bali ito, guys. Yan, kailangan dumidiin yan doon sa yan, sa parang kulay pink na yan. Dumidiin sa dyan kasi yan ang contact ng parang pinaka-carbon niya. Lagyan muna natin ng tunilyo dito. Oops. Okay.
itong sa speaker niya, yan, tumutunog kapag lagyan natin sa continuity. Yan. Dito na lang para wala siyang kinatamaan na iba. Okay, teka lang, medyo release natin siya ng konti para hindi siya nabangga dyan sa kanya. Balik lang natin lahat ng mga tornilyo kaganina. Teka lang guys, tingnan lang natin ha. Ayan. Ayan. Yung mga tornilyo. Balik lang sa pwesto. Ito, naikabit na natin yung LCD nya, yan, naibalik na natin. Tapos ito yung sa battery. Bago natin i-close guys, i-test muna natin kung okay na ba talaga siya. So lagyan natin battery. Okay, ayaw natin power. Ayun, napansin nyo, buo na yun, di ba? Yung display nya dati ano lang eh, kalahati lang eh, ngayon buo na guys. Ayan, oh, tingnan natin sa pag may mga yun, oh, yung buo na, oh. Yun, buo na yung 3. Dati, yung ibabaw lang ang meron, tapos ito sa baba. Wala. Ayun, 2 buo, 8, 7, 4, 5. So, okay na yung kwan natin. Display natin, buo na siya. Yan o. Ganun lang ang pagre-repair nito. Madali lang naman. Linis-linis lang. Yan, oh. Subukan natin magsukat ng battery. Lagyan natin yung probe niya. Positive. Negative. Ah, meron ako ritong 3.7 volts na 18650 na battery. So tingnan natin. Lagyan natin sa DC volts. DC. Lagay ko sa range 20. Okay. So ayan guys, 4.02 volts. So ayos na siya. Pwede na natin itong permanently close. Sana guys may natutunan kayo dito sa simpleng tutorial natin. Magagamit nyo rin ito guys sa inyong mga tester o kaya sa inyong calculator. Sayang wala kasi akong calculator dito eh, yung ginagamit sa school, kaya hindi ko masample. Pero parehas lang ang kanyan guys. Yan o. So ayos na siya. Sana may natutunan kayo kahit konti sa munting tips na to.
At kung hindi ka pa nakasubscribe o hindi pa kayo nakasubscribe sa akin channel, pakipindot na lang ng subscribe button. Tapos itong maliit na notification bell para updated kayo pag meron ako mga bagong video na medyo meron tayong matututunan. So, kung nagustuhan niyo rin itong video na to, paki-like and share na rin para malaman din ng mga iba kung paano ang pagre-repair ng mga ganitong problema. Okay? So, hanggang next video ulit. Maraming salamat sa panonood at sana suportahan niyo ang akin channel para mas ganahan pa ako gumawa ng mga ganitong klaseng mga video, mga tutorial. Okay, salamat.